Okay, nakikita nyo. Naka-record na to, ha. Start tayo, class. Hello? Pwede na mag-start? Okay, sige, Geng Bing. Opo, sir. Okay, so yung i-discuss ko ngayon dito, ito na yung ano, ha, module 1. So yung module 1, nakita ko inventory system pala siya, hindi siya payroll system. But since si module 2 is payroll system, okay din yun. At least na-demo na rin yung para sa module 2. Ipa-follow up na lang natin yun. Okay. So, ito yung tinatawag nating inventory system na gagawin natin sa Access para merong database as mas magandang graphical user interface. Pero para mas maintindihan natin siya ng mabilis, gagamitin ko muna si Excel para maipaliwanag ko sa inyo kung paano ito magpa-functions. So, importanteng alam yung gumawa ng system. Kasi dun sa integrated project nyo, system yung magiging pinaka-group project nyo. Okay, naiintindihan ha? So, ano ba yung tinatawag nating inventory system? So, ito ginagamit ito ng mga company. Memory. Yes. Ginagamit ito ng business para ma-monitor nila yung sales ng mga product na binibenta nila. Okay, para rin malaman nila kung may nawawala o kaya may nakupit dun sa mga product na binibenta. Una, pagpalagay natin yung business na pinopropose ko dito is para sa PC domain, PC hub, tipid PC, di ba may PC Express. Karaniwan sila yung mga business na nagbebenta ng mga parts ng computer. Ngayon, since online class na, kailangan yung bumili o kumbaga kailangan ng estudyante ng computer, hindi man ngayon ng computer. Pero sana naman kung bibili kayo, huwag naman mga dual core. Okay, dapat at least i-series. Oh, ito yung pinaka-minimum requirements para sa online online learning. Dapat meron daw tayong motherboard na kayang pagganahin yung i-series kagaya ng i3, i5. So, ang recommended 1155, 1156, 1151. So, pwede yung mga yon. Okay? So, meron din tayong binibenta rito yung processor. Dapat i-series, i3, i5, i7, i9. Mga gaming naman na yon. So memory dapat 4 gig pero kung kaya natin gawing 8 gig mas better. So syempre kailangan din natin ng ABR. So regulator ng kuryente. So si keyboard syempre kahit naman hindi gaming mouse siya, gaming keyboard yan, okay lang. Si mouse syempre kailangan natin yan. GPU depende sa inyo kung gaming kayo o gamer kayo, pwede niyo lagyan. Pero kung sa online class lang naman lang, so okay na to. Kahit wala yan. Casing, syempre, kailangan nyo yan. Cooling fan, kailangan ng system nyo yan. Lalong-lalo na ilang oras kayong gagamit ng computers. Okay? 7 hours. Nagre-record na ako. Wala, pag may tanong, mag-game na lang. Mag-game na natin. So, paki-mute call ko na lang muna kaya to. Sige. Okay, para walang interruption dun sa videos, makinig na lang muna lahat ha. Mamaya mag-chat naman tayo kung ano yung hindi naiintindihan. Okay, inform ko muna kayo dito sa mga gagamitin nating terms para dun sa system natin ng inventory. Okay, kapag magtitinda tayo, o kung baka mamumuhunan tayo sa mga PC parts, kailangan natin ng mga bilang ng ibebenta natin. Kanyari, mag-start tayo ng September 1. Kailangan at least meron tayong dosing motherboard, 10 processor, 11 na, kung ano lang yung swak sa budget muna. So, pwedeng tumaas yan, pwedeng babaan yung iba, depende dun sa magbi-business. Okay? So, walang kinalaman yung figure dito dun sa function ng inventory system. So, ang inventory system, mostly ginagawa yan monthly. So, kung mag-i-start tayo ng September 1, ang pagbibilang natin ng end balance dyan is dun sa September 30 pa. Okay? So, para mamomonitor natin yung sales niya within a month. Okay, sabi nga monthly inventory yung gagawin natin. So, therefore, yung beginning balance natin na naka-highlight, ito, hindi sasapat yan sa isang buwan ng bentahan. So, mangangailangan tayo ng supplier para magkaroon tayo ng another stocks. So, ang tawag natin doon sa kukunin natin sa kanila is delivery. Posibleng maging delivery 1, delivery 2, delivery 3, depende dun sa lakas ng pangangailangan natin dun sa business. Okay. Pero dun sa delivery na yan at sa mga stocks na meron na tayo,
imposibleng walang babalik diyan o kaya walang magpapa warranty. Okay, halimbawa na lang si customer 1, bumili siya sa atin ng motherboard. Sabi natin 6 months warranty. Pero pagdating ng 5 months nasira na kagad. So may karapatan si customers na ibalik sa atin yung binili niya. So papalitan natin 'yon. Ang tawag dun sa pinalit natin, dun sa tinanggap natin papalitan is pull out. So para hindi tayo malugi, kailangan natin yung i-return dun sa supplier natin para palitan na naman ng bago. So hindi tayo nalugi dun. Intindihan? Okay. So etong total balance, importante to. Ito kasi yung bilang ng item na pwede nating ibenta during the month. So tandaan natin na ito yung kabuang bilang na pwede nating ibenta dun sa monthly inventory natin. So, paano kinukuha yon? So, kailangan natin i-add si beginning balance sa kasi delivery 1. O si delivery. Sabi nga, 12 plus 12 is 24. Ngayon, nag-pull out ng isa. So, hindi natin pwedeng ibenta si isa. So, ang gagawin natin, ima-minus. So, 24 minus 1 will be 23. Okay. So, paano yung formulas? Equal sum, open parenthesis, highlight ko lang itong dalawa na to, yung pinag-plus natin kanina, close parenthesis, then minus sign para dun sa pull out. Okay, enter. Tandaan po natin na variable po yung ginagamit natin, hindi numbers. Halimbawa, si D2, hindi yung 1 ang nilagay ko. Kaya kung si 1 magiging 2, automatic mag-a-adjust yung formulas natin. Naintindihan? Okay, very good. So next, since meron na tayong formula dito para kay motherboard, sabi nga natin ang computer has ability to perform certain logic operations. So therefore, hindi na natin kailangan gawin ulit yung ginawa natin kanina. Gagawin ko na lang yung formula na to, control C para sa copy, tapos shift down gamit yung keyboard, then enter para makopy paste natin yung formula. Okay, kung papansinin nyo tama. 10 plus 20 is 30. Since wala namang nakalagay sa pullout, meaning zero, walang nag-return, wala tayong nahanap na defective dun sa mga binibenta natin, consider natin yon as total balance lahat. So walang minus. Okay? Pero kung magkakaroon man, walang problema kasi si system natin naka-program. So alam nyo na kagad ko paano i-compute yun. With speed and accuracy. Okay, si sale. Kailangan natin lagyan ng formula. Ito, highlight ko lang to. Ito yung may formula kanina. So, para mamaya, pagka in-upload ko to, alam nyo yung ikiklik nyo, hanapan nyo ng paano ginawa yung formula ni sir. Hindi ko nasundan. Ang bilis-bilis. Okay, walang problema yon. I-upload ko to mamaya. So, yung sales, ibig sabihin na benta natin. So, para malaman natin yung nabenta natin, kailangan alam muna natin ilan ba yung natira sa pinagbentahan natin o binibenta natin. So, ang tawag dito sa mga ending balance na to is actual count. For example, September 30 ng gabi, hindi na tayo pwedeng magtinda. Yun yung time na binibilang natin kung ilan na lang lahat ang mga product natin. Halimbawa, motherboard, binilang mo sa stock room, pati sa display cabinet, 5 na lang. Sa mga tuwid, meron kang nabentang 17. Tama ba? So, paano kukunin si 17? Minus lang si total balance doon kay ending balance. So, ganito natin gagawin yung kay Excel. Equal sign, click natin si 22. Minus 5. Sabi ko nga, dalawang letter yan, E2 sa F2. Sila yung variable. Na kahit na ano pang number ang ilagay natin dyan, ima-minus nila yung figure. Okay, hit enters. Ngayon, di ba kanina ginamit natin copy-paste? Pero pag may mouse ka naman, ito na lang, tutukan mo ito ng cruise. Yung corner niya, pag nalumabas yung cruise na itim, i-drag mo pababa. Pag bitaw mo ng left mouse button, instant, meron ka ng sales. Okay? Next. Kailangan natin lagyan ng formula si amount. Magkano ba lahat yung pinagbentahan natin doon sa particular item? Halimbawa natin dito, 17 na motherboard. Nabibinenta natin ng 2.5 ang isa. Okay, di ba? So, sabihin na natin, isa lang kunyari yung nabenta. Kapag isa, tinays mo sa 2,500, meron kang 2,500. Pero kapag 17, gamitan natin ang formula para sigurado tayong tama yung sagot natin.
Okay, ta-times lang natin dito. Itong dalawa na to ang pinag-times. Equals product, ibig sabihin ng product, sagot ng multiplication. Nasa loob ng parenthesis, ang tawag doon is range. Kukunin niya daw yung product, yung range ng G2 sa H2, which is 17 times 2,500. Okay, so meron tayong sales na 42,500 para pa lang yun sa motherboard. Then ulitin ko, gamit yung cross na itim, hold sa left mouse button, drag down, instant meron na tayong amount. Hindi na tayo kailangan mag-manual calculations. Okay, ngayon meron pa tayong nakikita dito, medyo parang orange ba to? Colorblind na rin ako din. Blue tapos dilaw. Importante yung mga terms na to para nakita, para alam natin paano magpatakbo ng business na din. Okay. Si list price, ito yung ino-offer niyang price doon sa mga binili nating product sa kanya. Halimbawa, yung motherboard. Binibenta natin ng 2,500 pero ang bili pa lang natin sa kanya o ang cut natin sa kanya is 2,000. Tama lang na meron tayong tubo kasi ang layunin ng business is to earn profit. Tama? Okay. So next, tanda natin si list price, ito yung recommended. O kumbaga ito yung binibentang presyo ni supplier. Okay, si capital naman, ito yung amount na ginastos natin dun sa particular item. Meron tayong ilan? 22 total balance ng motherboard. Eh ang motherboard, binebenta niya ng 2,000. So 22 times 2 is 44. Eh 2,000 to, di 44,000. Naintindihan? Ulitin ko, 22 times 2,000 will be 44,000. Ito yung capital natin dun pa lang sa motherboard. Okay? Next. So, si stocks naman, ito naman yung end balance natin. So, importante yung alam natin kung magkano lahat yung stocks, yung natitira, yung ending balance. Kasi, iisipin natin na lugi tayo kung hindi natin yung gagawin. For example, tignan natin ha. Ang total amount na meron tayo, ito lahat yun, in amount. Kinuha ko lang yung sum, ginawa ko equal sum, open parenthesis, hinighlight ko lang itong mga to, tapos close parenthesis, in-enter. Yan na yung lahat ng benta natin. E ang capital natin is 282,935. Gitin ko ha. O, teka lang, may pumapasok pa dun sa may... Wala naman. So, yan, siguro. Sige, panoorin na lang ng video nung ano, hindi nakapasok. As para hindi tayo na-interrupt. Kasi ay nahabol natin yung oras. Meron lang tayong oras na kailangan matapos 40 minutes. Teka lang, ulitin ko. Nakikita pa yung screen? Pakisagot naman, oh. Yes, sir. Okay. Tuloy ko. Tuloy ko kailangan. Para ano muna natin yung ano. Matapos natin yung discussion before 40 minutes. So next. So si stock, sabi ko nga siya yung ending balance. So ending balance siya, ito yon yung natitira. End balance natin is 5 motherboard na nagkakahalaga ng 5 times 2,500 will be 12,500. So tama. Kumbaga itong stocks na to, ito pa yung pwede natin maging pera. Kapag nabenta natin yung ending balance, nagagamitin natin as beginning balance dun sa susunod na buwan, which is October. Naintindihan? Tuloy-tuloy lang po yung inventory natin. Kapag nagtapos tayo ng September 30, yung beginning yung ending balance natin doon ililipat natin as beginning balance para sa inventory naman ng October's plus yung delivery syempre at pull out na kakailanganing ibawas. Okay, tuloy. So ang total amount natin na napagbentahan is 190,630. Ang total capital na nalabas natin para dun sa business is 282,935. Ngayon kung susumahin, lugi dapat tayo sa benta. Pero since meron pa naman tayong stocks na nagkakahalaga ng 173,000, kapag pinagsama natin yung total amount at yung stocks na pwede nating maging pera, magkakaroon tayo ng net price na 363,730.
at ibabawas natin yung investment natin or yung capital nating 282,935, magkakaroon tayo ng kitang 80,795. Pero kagaya na rin ng una nating demo, pag sinabi natin gross, wala pang kalkas, kagaya ng gross pay. Pero pag sinabi natin net, meron ng mga deduction. Dito sa inventory system, meron din naman tayong kailangang ibawas para ma-maintain natin yung business. Hindi tatakbo ang business kapag wala tayong asset. So ang na-asset natin dito, si employee. So kailangan natin pasahurin si employee. Kung hindi, hindi yan magtatrabaho. Walang magtatrabaho sa business, walang kikita. Okay, next. So kailangan natin mag-expenses para dun sa land and building. Ang tawag natin dun is rental. Okay? So halimbawa natin yung nakuha nating pwesto, 10,000 a month. So kailangan natin ilabas yun o ibawas yun o bayaran yun para magpatuloy yung business natin. Okay? So hindi lang yun. Meron pa tayong tinatawag na supply. Yung mga pagbumili ng motherboard, kailangan natin bigyan ng paper bag. So mga gastos natin para dun sa commercial. Halimbawa natin, tarpaulins o kaya naman pliers. So yun mga yun, maliliit man yun. Still, kapag naipon mo, malaki. Halimbawa, 5,000 sa isang buwan. Okay, ngayon, kapag kinuha na natin yung gross pay, bawasan natin ang lahat ng mga expenses, ang tawag na natin doon is net profit. Hindi na masama sa isang business na kumikita ng 41,795 sa isang buwan. Okay, kunyari lang yan, approximate lang yan. E paano kung mas malaki pa yung sales? For example natin dito, nag-deliver sa atin dito ng 100. O, siyempre, lalaking benta natin. Laraming item na pwede nating ibenta. Lalaki yung sales natin. Lalaki yung amount ng sale. Lalaki din yung pinaka-amount ng net profit. Naiintindihan? Okay, so, next na i-demo ko mamaya is yung sa may, ano nyo na, module nyo na, na kailangan pagandahin na natin yung tinatawag nating user interface. So hindi pa naman nagpa-pop up yung 10 minutes na limitation, siguro kaya pa naman yon. Okay, so minimize ko muna to. So next natin gagawin, re-return tayo doon. New share na lang ako ha. Ito naman yung i-share ko, sana makita nyo ng maayos lahat. So nakikita ba? Pasagot naman saglit. Opo, sir. Okay, opo, sir. Opo, sir. Oh. Tuloy-tuloy na natin. Medyo bibilisan ko lang kasi nahabol natin yung time. So, una pagbukas ko ng access, mag-create lang ako ng table. Ito na sa module nyo na to. Step-by-step procedure na to. Kapag lumabas na si table dito sa left corner, so ang kailangan kong gawin, mag-design view. Kapag click ko ng design view, may magpa-pop up na nangangailangan ng i-save as. So, tandaan nyo, si access lang yung kakaiba sa lahat ng package ng office. Sa lang yung kailangan mo munang mag-save bago ka gumawa. Unlike sa iba, gumawa ka muna bago ka mag-save. Okay, input ko lang yung mga nakita natin sa Excel kanina. Sila beginning balance, sila delivery, si pull out, si total balance, saka si ending balance, tapos makikita na daw natin si sales. Pag nakita na natin si sales, kailangan natin maglagay ng amount, anong price, para malaman natin kung magkano lahat yung napagbentahan. Okay, ito, bibilisan ko yung explanation ko dito sa mga data type. Ha? Data type to. So marami yan. Pag sinabi natin short text, so ang kailangan lang sa field natin, konting salita lang, konting words lang. Pero pag sinabi natin long text, kailangan mas mahaba yung magiging input natin dun sa field. Kapag number, for computation yung lalagay natin sa field. Pag large number, for large computation. Computation. Kapag date and time, kapag maglalagay tayo dito ng expirations, o kaya naman ng birthday, o kaya ng schedules. Kapag currency naman, kapag kailangan natin ng computation about money. Kapag auto number, kailangan natin to para hindi magkaroon ng duplication, kagaya ng student ID. Yes or no, kapag yung question natin sa field, answerable by yes or no. OLE object stands for object linking and embedding. Meaning, kailangan natin maglagay dun sa system. For example, videos or music. Hyperlink para mapunta tayo dun sa website. Yan yung mga Gmail.
o kaya Yahoo Mail. Attachment naman para maglagay tayo ng files kagaya ng document, Excel, etc. Calculated kapag meron na tayo mga na-input na formulas. Then lookup wizard, kagaya ng ginawa natin sa Excel, meron tayong mga pinagbabasihan. Okay, so nagawa ko na yun. Dito naman tayo. So short text lang yung kailangan natin sa item. Maliliit lang naman yung pangalan ng item. Dito highlight ko lang to, click ko lang si N para numbers kagad. Unlike kapag dito pa tayo, hanapin ko pa si numbers, ang hirap pa ng mouse ko, mahirap. So, kagaya nito, highlight N, o, ganyan lang, automatic nagiging number na siya. So, hindi natin kailangan ng large number, maliit lang yung computation natin. Wala namang million na kinukompute pa doon, o billion. Okay, next. Kapag nagawa na natin yung table na kailangan kong i-save, then i-close. Pagkatapos, kailangan natin mag-create ng another query naman. Query wizard muna tayo. Okay? Papaliwanag ko ang ibig sabihin ng wizard sa susunod natin mga demonstrations. Kasi nahabol ko pa yung time ngayon. So, pwede ko siyang ilagay dito pa isa-isa yung in-input ko kanina dun sa table. Pwede kong ibalik ng pa isa-isa dito. Pero pwede ko rin sila i-transfer ng sabay-sabay. Ibalik ng sabay-sabay, transfer ng sabay-sabay. Okay, next. Kailangan ko na i-click yung finish. Then next, kailangan ko tong i-design view. Design view para magkaroon tayo ng calculation. Di ba nagkaroon tayo ng computation kanina? Unang-una kay total balance. Dito maging key sensitive po tayo. Kung paano natin siya in-input dun sa table, nakikita naman natin dito yung pangalan niya. Huwag tayo magkakamali ng spelling sa kanang letters. O kaya yung big or small. So, tinanggalan ko ng bracket si total balance kasi meron siyang formula. Sa access, ang equal sign, ace colon. Okay? Next, ang gagawin ko, lalagay ko ulit si bracket kasi sila may pangalan, formula. Beg balance, maliit na B, maliit na G, may space, bal. Ganun lang yung ginamit natin. So, next, close natin. Ipa-plus daw natin kay delivery. Paano natin sinulat si delivery? Maliliit lang din, delivery. Okay, next, close natin yung bracket. Then, kailangan natin i-minus naman si pullout. Paano natin sinulat si pullout? Okay, bracket muna, then pullout. Paano spelling ni pullout doon? Maliliit lang din. So, importanteng parehas na parehas yung pagkakasulat nyo kasi yun yung tatawagin ni database. Next, kailangan natin ng ending balance. May formula ba doon? Wala. So, kailangan natin si sales. Si sales may formula. Tanggalan ko ng bracket. Pagkatapos, lalagyan natin ng colon sign. Siya yung magiging equal sign. Then, lagyan natin ng bracket. Sino bang nakita natin sa sales? Diba si total balance? Si total bal. Okay, walang space. Nakita nyo naman doon. Okay, next. Minus daw natin kay end balance. So, si end balance, bracket, end. May space akong nilagay. Then, close. Next, kailangan na natin si price. O, si amount na lang pala. Si price, walang formulas. So, yan. Medyo mabilis-bilis para tayo ng konti. Lagyan ng colon, bracket, si amount, manggagaling kay sales. Sales, asterisk, para naman sa multiplications. Then, price. Okay. Then, close parenthesis ko lang ito ulit. Then, gagawin natin, right-click, save. Right-click, close. Okay. Next, gagawa tayo ulit. Create ulit tayo, pero this time, form wizard naman. Para magkaroon naman tayo ng graphical user interface. Mas magandang interface. Lagay ko na siya lahat. Alam nyo na yung purpose nun. Siguraduhin yung naka-query ha. Dalawa yan. Isang table, isang query. Next. Next ulit. Then finish. So, dito makikita nyo meron na tayong form. Ayan. Medyo maganda-ganda na siya. Para na siyang calculator. So, gagawin ko, right-click ko lang siya, then design view ulit. Para dun sa mga dadagdag natin. Kagaya ng add, edit, delete, save. O to. Sa ano yan dito? Sa design. Design. Itong apat na X. Huwag dun sa triple X. Masama dun. Okay, next. Pagka-draw natin yan dun sa form, may magpa-pop up. Para dun muna ako sa add button. Record operation, add new record. So ano yung add new record dito? Lalagay ko sa text. Ito yung item na idadagdag natin. Umasenso na si business. Gusto na natin magbenta pa ng ibang brand ng motherboard.
pwede natin siyang idagdag. Okay, next. So, add edit. Nagbago yung price ng motherboard o kaya ng GPU. So, kailangan natin yan dito. Record operation. Dito, record navigation siya. Record navigation, pine record para mabago natin yung price. So, lagay natin dito. Palitan ko si pine record ng edit. Next. Finish. Hoy, naku po, 10 minutes. Kayang-kaya pa to. Okay, nag 10 minutes na. Makinig ng maigi. So, hindi ko muna papagandahin yung form natin. Kailangan matapos to. Nakakaya kung hindi. Okay. Next, add, edit, delete. Record operation ulit tayo para kay delete. Delete record. Next. Delete record. Palitan ko na lang si record. Next. Finish. Add, edit, delete, save. O, para masave natin yung ginawa natin transaction. Siyempre naman, yes. So, record operation ulit. Save record. Next. O, save record. Balitan natin ng save lang. Next, then finish. Then, kailangan natin ng compute para mag-compute yung system natin. Okay, next. Perform operation para kay compute, ha? Refresh, ibig sabihin nun, pinapabuksan natin ulit siya. Next, kailangan natin palitan to ng compute. Kasi anytime, pwede tayong magbago ng quantity. Pag pinindot natin yung refresh, magre-refresh yung form, magkukompute siya. Okay? So, kailangan natin gumawa pa ng isa pa. Save muna natin to. Save, then close. Kailangan natin meron tayong tinatawag na resibo o kaya yung tinatawag nating iba ngayon lang pumapasok. O, record, report naman tayo ha. Report wizard ang ginamit ko para kay inventory. So, sama ko to lahat. Pagkatapos, next, then next, next na lang. Tapos next ulit para matapos na to. Yan, finish. Okay. So, ito na yung pang magiging ano natin, tawag dito, summary. Yan, pwede natin i-design view ulit yan para iusog-usog yung mga magkakadikit kagaya ng beginning balance, delivery, pull out, total balance. Pero ngayon, hayaan muna natin siya. Malaki na siya. Then, close. Save ko muna pala. Save. Then close. Okay. Ngayon, testing time na tayo. Salamat naman. Natapos. Okay. Testing natin na mag-a-add item tayo. Halimbawa, pangalan ng item natin is motherboard. Pag-sample lang to ha. Okay. So, magkano yung, ilan yung pinakauna nating ano, meron? Halimbawa, 20. Nagpa-deliver tayo ng 30. Nag-pull out tayo ng isa lang. So, magkakaroon tayo ng total balance na compute natin, 49. Okay, end balance. Ilan yung natira nung September 30 na? 12 na lang daw. Okay, compute natin. Ilan yung sales? 37. Magkano natin binibenta si motherboard? 2.5. Okay, then magkano yung magiging amount? Ayun, nakita nyo naman, 92,500. Kailangan ko lang siyang isave. Then, kailangan ko magkaroon ng report. Since wala pa akong report dito, gagawin ko, i-close ko muna to. Save and close. Okay, gagawa ulit tayo ng isa pang create. Form wizard ulit tayo dito. Design view na natin to. Kasi nakalimutan ko si report. Ito. Ayun, kumbaga print. Ayan yung gagamitin natin print. Report operation, open report, next, then print. Hindi natin, ayun, open report, palitan ko ng pangalan. Print na lang. Para kunyari si boss nang hihingi ng summary ng sales. Okay. Then next. Finish. Okay, try natin ulit kung gumana. Right click, save. Right click, close. Double click para matesting. Print na natin yon. Andun. Very good naman talaga si Zero. Ayan. Nakita nyo? Sagot. Di ka sasagot? Sumasagot ka pa. Hello. Wala na. Kita, sir. Okay, okay. Naintindihan. Yes, sir. Yes, sir. Oh, sige. I-close na lang. Mag-usap-usap tayo ngayon sa ano sa my GC. Kasi alam ko, malapit na to. Anytime, mag-e-end na tong meeting. Okay lang? Kapag may mga question kayo, i-PM nyo na lang. Tapos, i-upload ko na rin tong video. Naintindihan? Opo. Okay, close ko na. Opo, sir. Opo. Okay, sige, sige. Salamat. Maraming maraming salamat. Yes, sir. Salamat. Yes, sir.
Okay, sige, pwede na kayo magpakita ng mukha tapos na yung ano natin. Ay, hindi pala. Hindi ko pala na-stop big record. Sorry, sorry. Nakakalito to. Ayun.